Si Benny Blanco, ang American record producer, ay kamakailan lamang na pumukaw ng medyo isang bagyo sa kanyang TikTok review ng Jollibee, ang minamahal na fast food chain. Sumisin tayo sa mga detalye. Background, ibinahagi ni Blanco ang expletive-laced TikTok video na pinamagatang first time kong subukan ng Jollibee. Nabanggit niya na lumalaki siyang kumakain ng pagkaing Pilipino dahil ang stepmom niya ay taga-Pilipinas. Pinuri ni Blanco ang manok ng Jollibee bilang solid. Ang kontrobersya, gayunpaman, ang mga bagay ay nagbago nang pinuna niya ang iba pang mga handog ng Jollibee. Adobo kanin. Fries peach mangga pie. Minsan, nilawayan pa niya ang isang bibig na puno ng spaghetti ng restaurant. Nagalit ang mga social media users at tinawag si Blanco dahil sa di umano'y pagwawalang galang dito sa fast food chain na nakabase sa Pilipinas. Ang mga komento ay mula sa nakagawa ka lang ng mga kaaway sa kabastusan na yan ng Jollibee. Ang Jollibee ay isa sa mga pinakapaboritong pagkain ng mga Pilipino, lalo na ng mga bata dito. Ang bawat tao ay may iba't ibang panlasa at kagustuhan. Connection ni Selena Gomez. May ilang commenters na nag-alluded sa bagong romance ni Blanco sa US singer na si Selena Gomez. As of 1 PM, parehong nag-trending sa Twitter sa Pilipinas ang Jollibee at Selena. Mga katotohanan sa Jollibee, itinatag sa Pilipinas noong 1978. Ipinagmamalaki ngayon ng Jollibee ang 1,668 tindahan sa 17 bansa. Ito ay kamakailan lamang na pinangalan ng pangalawang pinakamabilis na lumalagong restaurant sa mundo. Sa buod, ang pagsusuri ni Benny Blanco ay nagbunsod ng kontrobersya, ngunit ang Jollibee ay nananatiling isang minamahal na paborito ng mga Pilipino.